Magandang araw po, Kajeri. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama niyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayon po nag-harvest tayo ng konting talong, konting sitaw, konting manggulay. At magluluto po tayo ng ano. Ay, ito po pala yung aking kaibigan niya nagpapapansin. Laging nasa tabi natin. Ngayon po mga kapatid, nag-harvest ako ng sitaw, yung sitaw na mahaba at saka itong maiksing sitaw, yung turo, ang tawag nila turo. Ito. Dahil may lulutuin po tayo. Tsaka pala ang mga talong, ito po pala papakita ko. Tsaka mga talong, ito pang kumuha tayo. Tsaka konting kamatis, mayroon din kamatis. Tsaka itong herbete. Itong gulay na ito. Tsaka itong string beans, itong sitaw na turo. Talong, magluluto po tayo ng ano. Styli, chero. Ay, styli. Magluluto po tayo ng kari-kari. Pero buntot ng baka 'yon. Buntot ng baka ang gagamitin natin. Although yung nakaraan po hindi buntot ng baka ang linagay natin. Yung kari-kari, ngayon po, kari-kari, buntot ng baka ang iuulam natin ngayon, ang iluluto natin. Para lang po at titingnan na po natin. Kasi nga po pinakulo ko na 'yon at pinapalambot na, malambot na. Ito, punta tayo dun sa ating kusina. Mga kapatid, ngayon po, dumating po pala yung order natin na gagawin natin na itlog na maalat at saka meron tayong itlog na balot. Ang itlog na balot po natin ito. Yun na ito yung balot. Ito yung balot natin gagawin, iluluto natin mamaya, lalaga na yan. Ito naman yung mga sariwang itlog ng titik na gagawin nating na itlog na maalat. O sa amin sa Kabampangan, ebumburo. Ayan, ebumburo sa po sa Kabampangan dito. Itlog na maalat at saka yung ating asin. Ito isang sakong asin, 10 kilo. 10 kilo siya. Yan po ang gagawin natin mamaya-maya. Lilinisin ko lang sila para sa ganun. Paglagay natin sa mga lalagyan, ito malinis na. Lilinisin na, ilalaga na lang. Mamaya po ilalaga natin 'yan. Ito naman gagawin natin, ibuburo na natin 'yan. Mga kapatid, ito na po yung ating linuluto. Itong kare-kare, pinakulo na natin yung buntot ng baka. Tapos, malambot na siya. Dinagay natin itong mga string beans at saka yung ibang beans na yung turo. Yung lalagay po natin, itong okra, mamaya na yan dahil mas madaling luanggol yan. At saka itong ating peche ng Italiano ito. Mamaya po yan, pagka malambot na ito, pwede na. Tapos, ito pong ating pusip, no? Pusip. Yung mga ulo, chinachap-chap po siya. Yung mga ulo, binagyan natin ng bawang, sibuyas, yun ang pinampalaman doon sa loob niya. Ngayon, ginisa ito ng kamatis, yung kamatis na maliit, yung tawag nila rito, siligini. Ginisa, tapos linagay yun, tapos linagyan po natin ng yung sabaw niya, yung white wine o binu bianco.
white wine ko, ito ang linagay natin. Pabayaan ko natin na kumukulo ng ganito na nandyan siya sa nandyan lang, wag tatakpan para sa ganon, yung lasa ng bilo maalis. At prosimulo, linagyan po natin ng prosimulo na nang galing sa ating bakuran. Yan. Ito po puro galing sa ating bakuran, itong ating mga lalagay na pangsahog. Yan. Tsaka ito. Tsaka pala yung talong. Yung talong natin, ito, nakababad. Yan. Basta po ito, pabayaan lang natin sa mahinang apoy. Itong kuna ito. Itong pusit. Yan. Arillian pusit, yan. Mamaya po, pagka naluto na, babalikan natin yan at sabay-sabay tayong kakain, mga kapatid. Ayan na, mga kapatid, na nakapagluto na po tayo. Yung ating kare-kare. Ito po siya. Yan. Buntot ng baka. Kare-kare yung buntot ng baka. Tsaka yung ating arillian ng pusit. Ito. Laluto na po natin. At mga kapatid, ngayon po kakain na tayo. Sabay-sabay po tayong kumain, mga kapatid. Pagsalasaluhan po natin itong ating linuto. Bagamat po merong karne, pero mas marami po yung gulay. Ang pinangpanlapo po natin dito, kalabasa sa ating kare-kare. Kalabasa yung pinanlapot. So, lasa pa rin yung pong kalabasa. Kahit yung sabaw lang, makakain ng mga bata, meron din siyang gulay. At itong ating arillianong pusit, ito, isda rin po ito. Ang karne, yung buntot ng baka. So, pwede na po dating pagsalasaluhan ito, mga kapatid. At itong ating kare-kare, ito puno ng gulay. Masarap po sa maraming gulay. Itong ating kare-kare. Meron din pong akong dilingding style ito. Siyempre, yung lahok-lahok. Napakasarap po nito. Yung sabaw lang, yung isdam pinirito, linagay ko doon. Tapos linagay ko na ng lahok-lahok yun. At masarap din po itong kwan na ito. Itong ating lahok-lahok na gulay. At kakain po tayo, mga kapatid. Pero bago po tayo kakain, pasalamat po muna tayo sa mga biyayang pinagkakalob sa araw-araw. Ama, maraming salamat po sa binibigay niyong biyaya sa amin sa araw-araw. Ama, sa aming paghahanap buhay, ikaw po ang gumabay. Sa marami na yung mga kapatid na wala pang buhay hanggang ngayon, nahihirapan na po sila sa dinadaanan namin ng kadamyang ito. Ama, hinihimingi po kami ng tawad sa iyo. Patawarin mo na po kami sa aming nagawang kasalanan. Alisin mo na po ang paghihirap na ito. Ikaw lang po ang aming inaasahan sa aming pag-aanap buhay. Ikaw po ang tumulong sa amin at ng aming mga pamilya . Makakain po naman po ng sapat. Ama, maraming salamat po sa mga binibigay mo ito. Mga biyayang walang hanggan. Sa pangalan po ng aming nanunubos na si Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, kain na po tayo. Bakas nung isang po ako.
Oh, naik ko po, mga kapatid, itong gulay. Ito, masarap na gulay na sitaw, tsaka ano, talong. Ito, talong. Mga kapatid, ito po yung panglaban natin sa sakit, ang manggulay. Ang asari-sariwang gulay. Iba po talaga yung mga sariwang gulay, mga kapatid. Pagka ang ganitong lutuin, iba po yung kasing tinanim natin sa mga bakuran natin, no? Alam natin yung pagkatanim natin. Alam natin yung pagkuha natin na nasa ustong pitas na o ustong gulang na. Kasi po alam natin na yan ang kakainin natin. So, ito po talaga ang panglaban sa sakit. Hindi yung gamot. Ito, kakain tayo ng masustansya para sa ganun ang immune system natin masuportahan niya itong ating pangangatawan sa pamagitan ng ating mga gulay na nanggagaling sa ating paligid, sa ating bakuran. Ito pong arilyan ng pusit. Madali rin pong galing ito. Napakasarap niya po, mga kapatid. Yung ulo, tatantarin mo siya. Lagyan mo na ng sibuyas, lagyan mo na ng paminta. Kung ano rin po yung gusto niyong lagay doon. Tapos sisiksik nyo na doon, tapos sigigisan nyo ng panggisan nyo yung sibuyas at yung kamatis, yung kamatis na maliit, napakasarap po. Tapos pagka nagisan nyo na pati yung bawang, lagay nyo po yung ating arlieno, tapos buhusan nyo ng white wine. Yung white wine po ang pinagluto natin dito. Bayaan nyo sa mahinang apoy, kumukulo-kulo. Yun, hanggang sa maluto siya. Nakita niyo po yung string beans kanina, yung ating gulay na mahaba. Ito yun, no? Malutong-lutong pa. At pinalasan niya po yung ano, yung ating kalabasa. Tingnan niyo po yung ano, napakaganda ng pagkasiksik ko. Yung kamatis mo po nito,
yung maliit na kamatis na ilagay na rin dito. Bagong pitas din po. At saka yung isang prosciutto. Yan. Dahil po marami tayong tanong din doon sa ating ano, sa ating garden. Ito po, hindi kayo magsasawa rin dito dahil isda rin ito. Napakasarap niya po yung ating pusit. Pero mas gusto ko pa rin itong ating gulay. Although meron siyang ano, meron siyang karne, buntot ng baka, masarap din po ito. Pwede rin po natin lagay sana yung itong ating pusit dito sa kari-karin nito, pero pinaghiwalay ko po para sa ganun. Yung hindi masyadong mahilig sa pusit, makakain po siya dito sa ating kare-kare. Yung okra, tama lang siya. Malutong-lutong pa. Ito po talaga ang ano, gamot sa anuman uri ng ekedem lang yan, yung COVID-19 na yan. Pagka kumain tayo po maraming gulay, lalakas po ang ating immune system. Hindi makakarating sa atin yung sakit na yan. Kasi punta sa garden natin, iba-ibang klaseng gulay na nandiyan siya. Araw-araw, gulay, pero iba-ibang pagkagulay. Iba-ibang gulay, kaya ito okra. Pwede kang gumawa ng okra na ilaga mo lang siya. Tapos isausaw mo sa kamatis, yung kamatis eh galing din dyan sa garden. Ibig sabihin, press sila. O gusto mong sausaw sa suka, pwede rin. Sausaw sa toyo, pwede. Basta may tanim ka dyan sa gilid ng bahay, okay na yan. Kesa sa bibili ka pa sa palengke. Pagbili mo sa palengke, hindi na press ang makakain mo doon. Ano na, plantana. Minsan na dalawang araw na, isang araw na. Hindi yung kamukha yung pagkapitas mo, luluto mo siya. Malasaan mo talaga yung pagkagulay niya. Kung anong klaseng gulay siya. Ito pong ating gulay na ito, ito masarap din ito. Ang kasarapan ito, yung pati yung sabaw. Ang sarap niya. Lahok-lahok po yun, pati kangkong, lahok-lahok doon. Kasi po,
pagka kumuha ko, lahulaw na, pagka linuto mo, sabay-sabay na rin sila doon. Meron siyang alugbati, meron siyang kangkong, meron siyang sitaw, meron siyang marami po siya eh. Meron siyang talong. Tapos nagagam lang ng isda, yung isda binirito. Magkakahigog ka ng sabaw na maintinit. Mga kapatid, mag-shout out po tayo, no? Ito po, sabi niya sa akin, isang kapatid po to, humihingi siya ng tulong na kalinga ng isang magulang. Meron po siyang message sa akin dito. Ito po babasahin ko. Mga kapatid at mga kaibigan, muli po akong nananawagan sa inyo. Nagbabakasakali na may makilala kayong kaibigan naming kamag-anak, kapatid na nangangalang Mary Lopez. Mary Lopez po ang pangalan yung hinahanap. Ang edad po niya ay more than 50 years old na po. Please lang po, paki-inform na lang po ako. Matagal ko na po siyang hinahanap. Ang huling balita po, ang huling balita po namin sa kanya ay Tagalaunyon, pero talagang probinsya niya ay po sa Cagayan Valley. Yung po siya, si Mary Lopez, taga Cagayan Valley. Pero ang yung isang kapatid natin, si Kaed, ang balita niya, nasa La Union. La Union, dito siguro sa San Bernardo, La Union ito. At sabi niya, nananawagan po ako sa lahat ng kapatid sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sana matulungan ninyo po akong hanapin siya. Salamat po. Nagtanong po ako sa kanya kung ano-ano niya. Ang sabi niya dito, sabi ko, kapatid, baka detalye mo naman kahit papano makatulong po ako. Ito po ang itutulong natin sa ating kapatid. Pakishare na lang po ang mga kaibigan natin kamag-anak na kilala nilang si Mary Lopez na matulungan po ninyo akong hanapin ang aking tunay na nanay. Nanay niya po ni Ka Ed Blaine. Si Ka Ed Blaine po ito. Matulungan po natin po sana siya. Ito po yung mga chat niya sa akin. Sana po matulungan natin ang ating kapatid na mahanap yung nanay niya. Although yung isang anak naghahanap ng linga sa kanyang nanay. Yung nanay po ay hindi natin alam kung nasaan siya. Kaya kung sino pong nakakilala, tulungan po natin yung ating mga kapatid. At shout out nga po kay Sonia Sinugba.
So niya sinugma Thailand. Yan. Sa ating kapatid na Sonya. At sa ating kapatid na si Jesse de Guzman Cora, si kapatid na Joy Salazar, yan, kapatid na ng Malabanan, si Canary, si Canary Pangilinan, si Blin Cani, yan. At ang mahirap pong pangalan, nahirapan po akong magbigkas dito kay Canel Aknuik Aknu Akneuk Akneuk, mahirap po siya magbigkas isa. Shout out po sa inyo lahat, kayo ay walang asawang sumusubaybay sa ating ginagawang ganito, at saka walang tigil sa kakapagsisiyero ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa muli po, nakita nyo ang ating kinakain, puro gulay. Although merong karne, merong isda. Pero priority po ngayon, dahil sagana kami sa gulay, gulay. Pagka taglamig na, rambo-rambo na po yan. Kung ano yung nandyan sa repa na naipon natin. Ngayon, naipon natin sa ang mga gulay na hindi na dispose, lalagyan natin doon sa rep. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang sumusubaybay sa akin. At like and share po. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung natulungan niyo po ako, mas lalo pong matutulungan natin yung iba nating mga kapatid na makakakita sa atin. Matutulungan din po natin yun sa pamamagitan ninyo. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo po ang una sa akin. Kayo ang number one. At mahal namin po kayo. OFW. Yan. Kayo po ang aming mga bayani, mga frontliners, lalo na po ngayon, magsikain po kayo ng masustansyang gulay. At hindi kayo kahit papano malaban natin yan, ang ating kalaban na hindi natin nakikita, ang COVID-19 na yan. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. God bless po. Ingat po tayo. Ingat kayo. Bye-bye na po. Bye-bye. Salamat po muna, marami. Salamat po.